most disappointing? Sorry. What's most disappointing for you, aside from, of course, not seeing our candidate make it into the finals? Disappointing sa... Yeah. In the Miss Universe. Siguro sa Miss Universe, I like the whole Miss Universe organization. Ang ganda ng pagkakagawa ng event, di ba? So, I think yung nanalo is deserving and also, siguro ang disappointment ko lang is, syempre yung marami nag-root din para sa Pilipinas, di ba? Alam ko yung pakiramdam ng hindi nakapasok sa top 16 kasi tayo, expected na natin yun eh. Parang automatic na yun eh. Diba? Every year. Oo, every year. Pero, syempre may mga reasons why. So, yeah. If ever ba, uulit kayo sa experience na mag-judge sa isang kung mabibigyan ng pagkakataon, I would, yes. So, buo na po ba yung mga judges from this year this year? Not yet. Paano kung alokin po kayo? Aalokin ako? Nag-usap na kami ni... pagka may opportunity, I will. Yes. Miss O, you mentioned that Miss Anne is coming over here. Yes. For MUPH. I wonder, since you've been given a chance to become close to her, how's your relationship with her? Kasi I asked this question because, you know, because now we were unplaced during the last edition and a lot of fans are kind of blaming her for the outcome. So with everything that is coming out from Miss Universe and in relation to what's happening with MUPH, palaging may negativity. So how can you encourage Filipino pageant fans to give the new owners of the Miss Universe a fair chance to implement the massive changes that they are doing in Miss Universe right now? Kasi I believe na si Anne as the new owner, she became a good friend. So we always connect, nag-usap kami kahit nasa Thailand siya, nasa US ako, we always talk every week. So we built a very good relationship, not only as like a skincare partner, but as a friend as well. So I believe na she is doing, you know, yung mga bagay about the, like yung mga ginagawa niya for the organization, wala akong kinalaman doon. So I just listen to her as a friend kung ano yung nagkukwentuhan lang kami, ganun, very basic. But then, I believe that as a friend, nakikita ko yung ano niya, yung passion niya in the organization and how Anne wants to make it big and how she wants to make it like prestigious dun sa event. Syempre may mga plus and may mga positive and negative comments about, marami naman talagang makakomment ng mga tao about dun sa pagpapatakbo or pagmamalakad, pero I know that being a business owner, she wants to do the best for her organization. Ganon. Yeah. Miss O, in every competition, there is a winner. Yes. Diba? Yes. For you, what's bad? What do you believe? It's how one wins or how one loses? Sa akin, marami kasing opportunities. Like, for example, sa mga beauty queens, diba? After they win or after they lose, nagkakaroon sila ng many, many open doors, no? So, that's what I saw in the industry. So, para sa akin na kung merong, kung natalo ka, pero may mga doors na nag-open, it depends kung paano mo i-gagawin yung opportunity to something better. So, ganon. So, yung mga meron naman na nanalo, pero yung opportunity nila, hindi nila masyadong ine-embrace yung opportunity. So, para sa akin, win or lose, any opportunity that comes along, you have to grab and make the most out of the opportunity. Parang they're opening the pageant for nanganak na or misis na, diba? I see. Yeah. Are you aware that Miss Gloria Diaz has reacted at parang ang sabi niya is, dapat may separate pageant kayo. Yes. How do you react to her? That was asked to me before. So, sa akin kasi it's all about inclusivity sa akin. Mm-hmm. So, alam mo yun na pwedeng yung 24-year-old na magkaroon ng anak, pero gusto pa rin magkaroon, maging beauty queen. I think it's just fair na i-open pa rin natin yung opportunity for them kahit na nagkaanak sila. So sa akin, it's all about inclusivity. Yun yung point ko. Parang, paano yung ano, the title Miss Universe? Correct. You're supposed to be a Miss, di ba? Yeah. Paano yun? Yes. How do you contradict that? Paano yun?
Kasi I mean like before pa nakuha ni Anne yung organization. Ano na yun eh, kumbaga na-set na ng IMG yung organization about the yung inclusivity, yung gusto nila maging miss or mga nanganak na yung mga ganun. So yeah. Going back to Miss Anne, did she mention anything kung saan niya gusto pumunta dito or may gusto siyang i-pursue na activity sa when she visits the Philippines? I think there's a lot of invitation sa kanya. So I think mas maraming mga business meeting or mga meeting with friends. Not so much on ano eh, yung papasyalan na lugar. Pero dahil konti lang, mga 4-5 days lang siya nandito. So more on like business and MUPH and sit down with the organization. Is she aware na sobrang init-init sa Pilipinas? Oo nga eh. Balita eh. Yes. 7. The 9th. The 9th ba? Yes. Skin pa rin po bang El Salvador? Skincare. Yes, I'll be the skincare partner this year. Yes. Miss OO Skin. Miss OO Skin ba? Makikita na ba natin sa Miss Universe Philippines anytime soon? Yes, actually meron dito Miss Universe the Olivia Aquino skincare is available sa oskinph.com. Tama ba 'yun, Sheila? Oskinph.com, available din siya sa Lazada, sa Shopee ba be? Lazada and Shopee available. Correct, oo. Magkakaroon ba kayo or are you in talks of like having a partnership with this universe organization since kayo na rin yung nagpo-provide sa universe? So, we will have a sit-down meeting. So, yeah, hopefully, yes. Last question po na lang po, Ms. O. Matunog dito sa pageant community namin yung talks on changing of hands, yung mga pagpapalit ng franchise. Earlier this year, isa pa sa mga iniisip namin totoo ba? Na totoo ba yun? Totoo ba yun? Bago sila nag-confirm na Empire Patay. Totoo ba yun? Ibigin mo na ba ito, Miss O? Ano bang gagawin natin sa franchise na So hindi ko kasi forte 'yon. So I'm like focusing on the skincare part. Pero actually nagulat ako, ang dami nagtatag sa akin na kung ako daw ba isa sa bibili. So lima daw kaming bibili. So isa daw ako doon. So ko talaga 'yon. Pero hindi ko kasi forte 'yon as of right now. Gusto ko lang mag-focus sa skincare and i-grow yung that business globally. Thank you so God much. Really. Salamat. Yung ano? Parang in-offer to sa inyo, Miss USA. Ah, talaga? Hindi ko alam yung in-offer sa akin. Hindi naman napag-usapan yun. Siguro parang ina-assume na lang na dahil close ako sa kanya, kaya siguro nadidikit yung pangalan ko sa bibili ng mga franchise. You know? Pero baka magulat ka. Baka magulat ka next year. Ako na talaga may-ari ng USA. Joke lang. Ano yun? I know, ha? Oo. Joy tayo dyan. Never cross mind ng isang pageant. Hindi ko pa siya naisip. Pero hindi naman ko ikinaklose yung door. Partnerships lang. Yes. For now. Yes. Unless tutulungan to ako ni MJ Felipe mag-ano dyan. Did your partnership with Miss You boosted your... Super to the highest level globally kasi ang daming invites din sa Latin America, sa iba-ibang bansa, actually sa Mauritius, sa Caribbean countries na mag-apunta ako doon to judge. Ang dami sobra, they will pay for my business trip, plane, airfare, lahat, may VIP, may bodyguards. Na-experience ko yun when I was invited to be a judge. President judge sa Miss Universe Colombia. So when I went there, may tatlong bodyguard, may 2 police escort, merong free business. Oh, yun nga. Tapos may mga free airfare, hotel, ganun, kung kompleto. So nagkaroon na sobrang daming offers na ganun, pero hindi ko napinipili ko lang kung saan ako pupunta. So how many have you been to? So I've been to Paraguay, Ecuador, Colombia, saan pa ba? South America. More on South America, yes. Mexico. Sa Mexico, wala pa, soon. Asia.
Asia, wala pa. So ngayon, nagkaka-start ko lang mag-Asia trip last month. So, doon pa lang ako naka-start mag-meet ng mga. Kasi since USA ako nakatira, parang super layo kasi ang Asia sa akin. Parang 14 to 15 hours. Pero ang Latin America, 5-6 hours nandun na ako. Yeah. But how often are you here in the Philippines? Once a year? Hindi. Oo, lately, parang every 2 months nandito ako. Parang half. Oo, di ba? Oo, yes. Pero every 2 months kasi may flight kasi kung pupunta ako sa Asia, laging pal ako. So, tapos mag-fly ako to Asia. Yes, oo. Dadaan mo na ako lagi dito. Kahit 2-3 days lang. Sorry, it's a little late. Yes. Pasensya na, Miss O, but it's so nice to see you. Are you here to support the local Miss Universe package? Yes, yes. Yes, correct. I'm very sorry. Just briefly. What's your name briefly? Again? Tessa. Tessa. Yeah. Yes. Leia. Leia, yes. So, Tessa, Leia, I am the special guest of Miss Universe Philippines this year. So, in-invite ako ni Jonas to be here. So, yes. Yes. So, I'm excited. Pero that how you take care of the skin of the actual Miss Universe candidates, have you been given that opportunity to do that for the local candidates? No, not this time. As a special guest lang, yes. And in what capacity mo po as guest for the actual pageant, you're being judged? No, just to be an audience. Your first time? It's my first time to watch the local. Second time yata, second time. Pero the last time was maybe 10 years ago. Matagal na. Super tagal. Yes, correct. Miso, having experience both as a sponsor and a judge, ano mas mahirap? Mas mahirap mag-judge. Ang hirap pala mag-judge. Akala ko madali. Kasi nung skincare partner ako, wala akong basher. Nung naging naging judge na ako, 1,000 ang comments. Sabi ko, ay ganun pala mag-judge. Pero sinabihan na ako na if you become a judge, magkakaroon ka ng bashers. Be ready. Sabi ko talaga, ba't ako magkakaroon ng bashers? Pagtingin ko, nung hindi pumasok ng top 16, totoo nga, 1,000 plus comments. Miso, ba't di po pinasok si ganun? Tapos pero yung mga Filipinos, very understanding naman. When I told them na hindi ako parte ng preliminary, I was part of the final judge, nawala ang mga bashers. Naiintindihan na nila. Mas matimbang yung preliminary kaysa din sa judge. Oh, yes, I think. Kasi from, imagine mo, from 95 candidates, iti-trim down to 16. Yung preliminary judges ang pipili nun eh. So, pero doon sa final na, sa top 16 na lang kami pipili para pumili ng winner. So, from 95 to 16, I think mahirap na trabaho yun. Wala pa. Actually, hindi ko pa nakikita eh. Wala pa akong chance na silipin sa exam. 2 days ago. Yes. Miss O, would you say na hindi pa nagmamature ang pageant fans sa Philippines dahil ang hindi pa nila mag-bash? Hindi siguro, siguro ang Filipino sobra talagang into it at saka yung love nila for pageantry ng 110%. I think napakaganda din ng quality na yon. Kasi alam mo pag may kandidata o marami kasi akong countries na na-realize sa 4 years ko sa organization na may mga candidates pala na hindi sinusuportahan ng bansa nila. For example, yung mga countries sa Europe, gano'n, di ba, or sa Caribbean, hindi masyadong sikat. So, kunwari pag lalaban sila, walang magdadamit sa kanila, wala ding nag-cheer sa kanila na, okay, go, sarili nilang money, pocket money, sila kukuha ng sariling sponsors nila para sa plane ticket. Pero tayong mga Pilipino, pag sinabing representative natin to sa Pilipinas, lahat ng fashion designer, susuporta na talaga agad, dadamitan na. Pati shoes, pati buhok. Alam mo yung, I think, magandang quality sa atin na Pinay as a pageant country. Kasi yung full support ng mga Filipino pero with high expectation din kasi sila. So pag sumuporta, gusto nila kailangan manalo talaga yung ganun. Pero napakagandang quality yun sa ating mga Filipino. Yung pag-support, ganun. Yeah. Miss O, I don't know if you've been asked earlier pero nag-judge ka na sa Miss Universe and you've been to other pageants, national pageants all over Latin America. At tuloy-tuloy your experience no, with such a pageant. Correct. What's your take on, sabi nila,
So dapat pwede na nga raw may next time around, Mrs. You know, somebody who's married can join. Or since the owner naman is transgender, yes. The owner of this universe is transgender, what's your take on that? Do you think dapat bang pagsama-samayin sila lahat in one pageant? Sa akin, ang it was asked a while ago, sabi ko sa akin kasi inclusivity importante, lalo na yung babaeng unari may anak na may opportunity sila na marami kasi rin ako naging kakilala na gusto nilang mag-join pero may anak na sila, hindi na sila maka-join. Yung pangarap ba na maging beauty queen na wala. So, I think, pero dahil kasi per country, meron namang silang panel of judges. It depends pa rin dun sa country na yung kung ipapasok nila yung gusto nilang may anak or may asawa or yung nasa, kumbaga, rigorous din talaga yung pagdadaan nilang butas ng karayong bago. Kasi yung per representative, usually may 10 judges, diba ganun? But so, if we're up to you, if sa akin, okay lang. Eh, yeah. Trans woman? Sa akin, siguro, pwede bang hindi sagutin? That's it. Miss O, how do you see the Miss Universe brand under Anne's leadership? I think she has a very good yung vision and mission for the company. So I think dahil she is also entrepreneurial, ang dami niyang mga alam mo yon, naiisip din. So I think maganda yung yung idea niya with regards to paano palakihin yung organization under her management. You knew Anne even before she she bought yes, yes. How long have you been friends with her? Siguro mga October or November last year. November last year. Correct. Pero yeah. You knew her from yung transition ng pagbago pa lang niya bilhin, nakilala ko siya. Because was it in a business trip or tama-tama na sa Thailand ito? Ako. Tama-tama na sa Thailand ako. Tapos sinabi ko, "Sige, pwede bang gusto ka makilala ng ni Anne?" Ganun kasi alam niya skincare partner ako. To. Kaya nanonood din ako. Friend na nag-introduce sa kanya. At taga Miss Universe din. Tapos pinasundo na ako ni Anne sa hotel. So, common friend. Correct. Pinasundo na niya ako sa hotel, dinala na ako sa office niyan. Then nagkaroon na kami ng conversation. Pero you don't know her from Adam. No. Yeah. Yes. Wala talaga. Yes, Anna. You've been supporting Miss Universe as a skincare partner for 4 years. Correct. 4 years na. Paano po kayo nag-style? Ah, paano how did they discover you? Kasi for you to be discovered and to be the partner of Adam, you must have achieved something, di ba? I think for four years. So, kinontak ako kasi para kailangan nila ng skincare partner at I think that time. Tapos, ni-refer ako sa kanila and then nagkaroon kami ng meeting agad-agad. Tapos, 3 weeks later, nandun na, lumipad ako. Kasi it was like kailangan, kumbaga parang short time lang yun, less than a month. So, kinontak nila ako, then sabi nila, pwede ka bang mag-alaga ng 91 beauty queens at that time. Hindi ka nag-second thought? Hindi, kasi nagulat ako dun sa opportunity kasi it's a global that's opportunity. Diba, yes, oo. So, yes, exposure correct. Lang. Correct. Oo. Pre-pandemic pa. Gazini ba yung una? Gazini. Tama. So, sa susunod na edition ng Miss Universe, you're back as a sponsor. Yes. Oo, kasi may contract ako sa kanila. Yes. How many years? So, for 2 more years. Yes. Miss Anne, are there plans for you, Harmony, and to visit Malacanang during your visit? Hopefully. I'm praying na matuloy yun. Yes. Hopefully. How long will you stay now? Until the 14th. Pagtapos right na pagta. After. Oh, right after. Alis na. Alis na agad. Hindi man na mag-sign na eh. Parang si Miss Anne lang din. Uh-oh. Miss O, since you find yourself here every 2 months, as you say, do you plan na rin? Because what we enjoy are your products lang, di ba? But yes, correct. Kind correct. Of service. Hindi namin yun na experience sa Pilipinas. Correct. Plans of opening. Hopefully, God willing, gusto ko talaga kasi yung experience na binibigay namin sa LA sa mga
spa goers, luxury talaga na gusto ko ma-experience ng mga tao dito. Kasi praise God na yung bookings namin, especially on the weekends, mga 4-5 months ang waiting. For example, pag tumawag ka para magpa-facial, mga 4-5 months pa kita mag-agawan. Ganon. We have like more than 10 rooms and then we're always booked, thank God. Just one clinic. Yes, correct. Just one clinic. And mix of clientele. Oo, oh, halo-halo. 70%. Siguro mga 65% Filipinos, 35 puro Latinos and African Americans. How long has the clinic been? 20 years na. Wow. Nag-start ako nung 10 years old ako. Joking. I thought you will say start ka ng fetus coming. Paglabas ko naka-sunblock na ako. Wow.